Hello everyone! Ako si Veer ng Team Dial Adventures. 2022 na! Happy New Year sa inyong lahat at bilang isang OFW ay naghahanap ako kung saan ba pwedeng mag-invest o kung paano makapag-ipon ng mga hard-earned money natin dito sa abroad. Pwedeng mag-open ng business, mayroong iba bumibili ng properties like lupa o kung ano paman. Pero depende yan sa mga circumstances natin at kung pwede ba tayong tumutok sa business o depende sa inyo. Pero sa amin ay may nakita akong option na pinag-aaralan ko ngayon. Ito yung MP2. Narinig niyo na ba ito? O Modified Pag-ibig 2 Savings Program. So habang pinag-aaralan ko ay i-share ko na rin sa inyo, baka katulad ko kayo na nag-iisip-isip o naghahanap ng kung saan pwedeng mag-ipon o mag-invest. MP2 kasi merong naunang pag-ibig. Hindi ito yung first love, pero ibang pag-ibig ito. Ito yung government-controlled corporation na Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund na responsible para mag-provide ng affordable housing loans para sa mga Pilipino. At ang kita nito sa mga loans ang ipinagkakaloob naman o ito yung pinanggagalingan ng dividends para sa mga members. Bago tayo magsimula ay disclaimer lang, hindi ako financial advisor. Pero isa lang akong OFW na gustong mag-share kung ano yung natututunan ko as of the moment. Dahil pinag-aaralan ko, gusto ko rin i-share sa inyo. At yung mga impormasyon na binabanggit ko dito o babanggitin ko dito ay galing sa website ng pagibigfund.gov.ph. So, ito. Simulan na natin. Pero unang-una ay aalamin ko muna. Ano ba? Alam niyo ba yung WIFM? Yan. Ang tanong kong una sa inyo, alam niyo ba yung WIFM? What is it for me? Or yung Wi-Fi? Wi-Fi? Or what is it for you? So bakit mo ipagpapatuloy na manood dito sa video ito? Ano ang makukuha natin dito? What is it for me? What is it for you? So ako bilang nag-aaral ng MP2, ano ba yung hinahanap ko? Naghahanap ako ng easy, convenient, affordable, and flexible way para makapag-save or para makapag-invest. So, nandito ba ito sa MP2? Ano pa ang gusto ko? Guaranteed ba yung may iipon ko dito or yung ilalagay kong pera dito sa pag-ibig or sa MP2? Tax-free ba itong investment na ito or pag-iipon na ito? Or gaano kataas yung interest dito sa MP2. Yun yung mga gusto kong malaman at isi-share ko yung mga natutunan ko sa inyo. Unang tanong, ano nga ba ang Pag-ibig Fund or MP2 Savings Program? So dito makikita natin ay ito ay isang voluntary savings platform ng Pag-ibig Fund members na gustong makapag-save ng mas mataas na dividend. Ang MP2 Savings ay special saving facility na mayroong 5-year maturity. Sino ang pwedeng mag-invest or mag-save dito sa MP2? Kailangan, bago tayo makapag-register or makapag-enroll sa MP2, tayo ay active Pag-ibig Fund member muna. As of January 2021, mayroong 338,248 members ang nag-iipon sa MP2 Savings account. Meron bang minimum? Minimum of 500 per remittance or bawat transaction ay kailangan 500 pesos ang minimum. So, meron bang limit yung amount na pwedeng i-save dito? Sabi dito, walang limit. No limit. Pero kapag nag-exceed tayo ng 500,000, ay kailangan nating mag-provide ng personal or manager's check. So, depende sa atin. Minimum of 500, pwedeng 1,000, 1,200, and depende sa atin kung gusto ba nating monthly, quarterly, or kahit kailan natin gusto na mag-save, ay pwede. Kahit magkano, ay pwede. So, how do I save under MP2? Pwede nga maging regular na monthly, quarterly, at pwede rin namang one-time saving. Pwedeng 1 million, or 100,000, 500,000, depende sa'yo. So, ang tanong na ngayon, how much dividends will my savings earn? So, tulad ng napag-usapan natin, hinahanap ko kanina, tax-free ba itong dividend dito? Yun ang sagot dito. Your MP2 savings earn tax-free dividends.
So, at a rate higher than the dividend rate of the Pag-ibig Fund Regular Savings Program. So, yung unang Pag-ibig, mataas na yung kanyang dividend, mas mataas pa itong dividends ng MP2. At saan ba ito galing? Ito ay nanggagaling no less than 70% of Pag-ibig Fund's annual net income. Doon. Yung MP2 savings dividend rate ay meron sila ditong study from 2011 hanggang 2020. So mapapansin natin na from 2011 tumataas hanggang nag-peak noong 2017 na 8.11 at bumababa siya mula nung COVID pandemic. Actually bumaba na siya ng 2018 pero may effect din siguro yung COVID dahil from 2019 na 7.23 bumaba ng 6.12 ng 2020. So malalaman natin ngayon kung nagkaroon pa ba ng further effect sa dividend ng 2021 at sa mga years to come. Pero ang importante diyan ay yung long term effect nito. So hindi siya bababa at tulad ng nabanggit ko, government owned corporation ito. So, guaranteed ito ng gobyerno at hindi mawawala yung savings natin dito. Sinabi rin dito na MP2 dividend rates even surpass the average interest rates of investment products from commercial banks in the Philippines. So, guaranteed yung ating dividend dito sa MP2. Magkakaroon tayo ng example. Ito, nakuha ko rin ito dun sa link or sa website ng Pag-ibig. Tulad nung sinabi ko kanina na ang minimum ay 500 pesos. So kapag 500 pesos at naka annual dividend payout ang pinili natin, dalawa kasi ito, pwedeng kunin natin yearly yung dividend or ilock in natin ng 5 years yung ating dividend or tinatawag na compounded savings. So kung pag-usapan natin yung una, yung annual dividend payout, ito yung mag-iipon tayo, pwedeng monthly, depende sa atin, at yung accumulated natin na monthly saving per year ay magkakaroon ng dividend. So, pwede natin kunin yon yearly, which is mayroong disadvantage. So, dito sa next slide natin ay makikita natin yung disadvantage na lower total dividend kapag nandun tayo sa annual dividend payout. Kapag yearly natin kukunin yung dividend, mas mababa yung makukuha nating interest. Dahil ang sabi nga, sa compounded savings ay interest on interest. So, kapag ikikip natin dito sa compounded savings yung ating cumulative na savings, hindi natin kukunin yearly, kundi iipunin lang siya ng 5 years, mas mataas dahil nagkakaroon ng interest yung dividend natin na meron ng interest. So, compounded savings ay interest on interest. So, magkakaroon tayo ng mas malaking dividend at the end of 5 years kapag nag-mature na yung ating savings. So, ito yung example ng 500 pesos monthly. Kapag annual dividend payout, magkakaroon tayo ng total na 5,717. Ito ay based sa 7.5% dividend rate. So, nandyan pa rin. Kapag nag-ipon tayo monthly, for example, regular tayong nag-save ng 500 monthly. So, sa isang taon, magkakaroon tayo ng 6,000 accumulated monthly saving per year. So, meron niyang 243 na annual dividend payout. At sa kasunod na taon, so 6,000 plus 6,000, 12,000 na, meron niyang dividend payout na 693. So, every year na nagdadagdag tayo ng 6,000, so meron tayong 30,000 in 5 years. Ang total annual dividend nun ay 5,718. Pero kapag i-compare natin siya sa compounded savings, yung 30,000 na naipon natin, 6,000 per year times 5 is 30,000, mas mataas siya compared dun sa annual dividend payout na 5,000 lang. Ito ay 6,266 kapag compounded. So, check natin yung mas malaki na example. For example naman, ito ay once lang tayong naglagay ng ipon natin. For example, 1 million. So, one time deposit. So, kapag nagbigay tayo ng 1 million first time,
at hindi na tayo magbibigay until matapos yung maturity ng 5 years, ganito naman yung difference ng annual dividend payout sa compounded savings. So, every year ay magkakaroon ng annual dividend payout na 75,000 yung 1 million natin. So, every year, kukunin natin yung 75,000 after nung 5 years, ang total na nakuha natin ay 375,000. So, i-compare natin siya sa dividend ng compound savings. Kapag hindi natin kinukuha yon, yung 75,000 ay nadadagdag doon sa cumulative nating savings. Kaya, kung makikita nyo, nadadagdagan din yung dividend amount habang nagpo-progress yung 5 years hanggang sa maturity. So, kung i-compare natin, based on 7.5% dividend rate, total ng 5 years ay 435,000 ang compounded savings compared sa 375 ng annual dividend payout. Pero ano bang pipiliin natin? So, nakadepende yan sa kung ano yung financial goal na meron tayo. Kung, for example, ang advantage ng annual dividend payout ay para ito sa mga tao na merong regular income na i-cover nila for their annual expense. For example, meron silang family trip annually, or may mga birthday or anniversaries na kailangan nilang paggagastusan. Kung kukunin nila yung savings nila or dividend nila for that year, pwedeng yun yung gamitin nila. So, mga short-term na goal. Pero, ang compounded savings naman ay good for people na mayroong medium-term goal. Like, for example, pinag-iipunan nila yung dream wedding. So, after 5 years, na-foresee na nila na after 5 years, ay magpapakasal ako. So, naiisip mo na, okay, nakalock in yung pera mo. So, magkakaroon ka ng discipline na hindi kunin. At yung goal mo after 5 years, doon mo ilalaan kung ano yung may ipon mong interest. So, for example, kailangan mo ng capital for a business, or kailangan mong magkaroon ng pera pang down payment mo ng sasakyan, or bumili ng property, or para sa college education fund, or meron kayong expensive na foreign trip. So, yan yung mga medium-term goal na advantage ng compounded savings. Sabi nga dito, money will grow faster sa compounded savings. At mas mataas nga yung dividend. So, ang pagpili kung annual dividend payout ba or compounded savings ang pipiliin mo, nakadepende yan sa iyong financial goal. Kung short-term or medium-term or whatever, kung ano man yung circumstances na meron ka or needs. Ang next natin, kailan natin marireceive yung dividend? Yun, tulad nung napag-usapan natin, pwedeng after 5 years ng maturity or annually. So, kapag annually, paano natin marireceive yan? Pwede natin marireceive yan through our savings or checking account sa naka-enroll sa Pag-ibig Fund accredited bank natin, like Land Bank of the Philippines or Development Bank of the Philippines. So, sa mga members na nasa na walang Philippine bank account, tulad ng mga overseas workers, ay pwede siyang ibigay sa atin through checks. Pwede bang mag-apply ng bagong MP2 savings pag natapos na yung 5 years? Ang sagot, yes. After 5-year maturity period, pwede na. At sinasabi pa dito na kapag hindi na-claim, yung MP2 savings ay mag-continue mag-earn ng dividends for 2 more years. Pero after nun, kailangan na siyang i-withdraw or makuha. Pwede bang magkaroon ng more than 1 MP2 savings account? Ang sagot dyan, yes, you are allowed to open and maintain multiple MP2 savings account. Kahit ilan ang gusto mo, kung marami kang pera, pwede kang mag-open ng kahit ilan. So, ang tanong ulit, kung marami tayong nilalagay ditong pera, guaranteed ba ito? Yes, ginagarantee sa atin dahil government-owned ang Pag-ibig Corporation or Pag-ibig Fund. So, where does Pag-ibig Fund invest my money? Tulad nung binanggit ko na rin kanina, 70% or at least 70% of its investable funds in housing finance. So, nagbibigay din sila ng investment sa government securities and corporate bonds. So, ang tanong ngayon, paano tayo mag-enroll sa MP2? Una, dapat ay member tayo, active member tayo ng Pag-ibig Fund. At kailangan lang nating i-download yung MP2 Savings Application Form at
dun sa website ng Pag-ibig Fund ay meron doon. I-click lang natin at mag-fill out tayo ng form. Ilalagay ko rin sa description dito sa vlog na ito para madali ninyong matagpuan. So, kung online naman yung ating gagawing enrollment, ito, kailangan lang i-enter natin yung Pag-ibig MID number or membership ID number. Pero kung wala ka pang Pag-ibig membership ID number, ay i-click mo lang din yung yan, click here. Then, yan, kapag wala ka pang membership, ay mag-proceed ka na sa online membership registration mo. I-enter mo lang yung last name, first name, middle name, at i-submit mo kasama yung date of birth. Yan. Kapag meron naman na tayong for a membership sa Pag-ibig, ay i-fill out na natin itong Pag-ibig membership ID number. And mag-proceed na tayo. Ang mga questions dito, tatanungin, or how much yung desired monthly contribution mo. It's up to you. Basta minimum of 500 pesos. Next question. Preferred dividend payout. So, it's either annually or 5-year or end term. Pag-isipan mo, ano yung mas applicable sa'yo? Yung mode of payment. Salary deduction ba yan? Kung tayo ay mayroong naka-employ tayo, over-the-counter ba ito? Or through any accredited Pag-ibig collecting partners? Sa mga collecting partners, pwede namang, lalo sa mga overseas remittance, merong PNB, iRemit, Cash Pinas, yan. Merong online payment facilities din. At may digital. Merong mobile or internet non-bank, pwedeng GCash, pwedeng EasyPay, ganyan. Maraming options ng payment ng Pag-ibig or MP2. Next question, ano yung source ng fund natin? Sagutin lang natin kung employment income ba yan, savings or deposits, sale of share, loan, gift. So, pwede nating i-choose kung ano man yung applicable sa atin. Then, submit. Ayan na. Kung meron tayong mga tanong, tulad nung ginawa ko, ay i-click lang natin dun sa website ng Pag-ibig Fund, yung chat box dun sa baba at i-welcome na kayo para magkaroon kayo ng chat through their customer service or lingkod Pag-ibig. Meron din doon, pwedeng mag-email or pwedeng pumunta sa branch, tawagan, or i-follow natin yung Facebook page nila or sa YouTube. Pwede tayong magtanong kung ano man yung kailangan nating mga information. So, yun. Ang ulitin ko, hindi ako financial advisor. So, nagbigay lang ako or nag-share lang ako ng kung ano yung natutunan ko ngayon dahil yun yung sitwasyon namin. So, nasa atin pa rin kung ano yung pipiliin nating format or platform kung saan tayo mag-invest or kung anong way ng pag-iipon ang applicable sa atin. Pero sana nakatulong ang video ito. At kung nagustuhan nyo, ay mag-like, pwede nyo i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak ang video ito. Again, thank you for watching this vlog and continue supporting Team Dial Adventures YouTube channel. At Happy New Year! Thank you!